Hello guys, this is Engineer Bon Jovi Arbelio and you are watching CBAX. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. And this is our problem number one for reinforced concrete design, WSD, singly reinforced beam. A reinforced concrete rectangular beam having a width of 350 mm and a total depth of 600 mm and an effective depth of 530 is reinforced with 428 mm diameter tension bars. Material strengths are Fy, which is equivalent to 420 MPa, and FRMC is 28 MPa, and the modulus of rupture is 3.28 MPa. The modular ratio is equivalent to 8. Now, determine the stresses in concrete, yung Fc natin, and stresses on steel, Fs, caused by bending moment, M, which is equivalent to 60 kN/m. So, ngayon, hindi tayo kasi sure kung siya ba ay magka-crack or hindi. So, kailangan nating ma-solve yung ating FCT at i-compare natin sa FR. At once na ma-compare natin sila, doon natin malalaman kung magka-crack or hindi yung ating beam. So, drawin natin yung section. Ang section natin is 350 yung width, 600 yung total depth. Tapos, yung effective depth is 530. Siguro isang ano na lang, isang reinforcement bar na lang yung drawing ko. Hindi ko na i-drawing yung apat, which is okay lang naman, no. Total na kasi yung ilalagay natin dito. Yan, AS na lang kaagad. So, yung ating effective depth is nasa 530. So, 530. Yan. So, anong gagawin natin dito? Kailangan natin munang i-assume kung siya ba crack or uncrack. So, siguro, assume muna natin na yung ating section is uncrack. So, kung uncrack yung ating section, ganito yung magiging itsura ng ating transform section. Tapos ilagay natin yung distance ng ating neutral axis. Uncrack, no? Ay, tignan natin ito. Uncrack nga pala tayo. Yan. Okay, tapos yung bakal. Yung bakal natin is uncracked to. So, therefore, this is N minus 1 AS. So, solve natin yung AS. AS is equivalent to pi over 4 multiplied by 28 squared multiplied by 4. So, cancel na natin yung 4, no? So, ang matitira dyan is 28 squared. Then, multiplied by pi. So, this is 784 pi millimeter squared. And then dito. Yan. So, meron tayong AS, no? Ano pa ba kailangan natin dito? Okay, wala na, no? So, solve natin ito. So, kung ito ay uncrack, ang distance natin dito is distance pi bar. So, paano natin makuha yung Y-bar? By Varignon's theorem. So, Y-bar is equivalent sa area ng concrete, which is 300 by 600. Then, multiplied by, siguro, ang gawin na lang natin is area ng concrete. Yun na lang. Yan. Multiplied by 600 over 2. Then, plus N minus 1
So, para ma-solve natin ang Y bar, gagamitin natin ng Varignon's Theorem. So, dito, punin natin yung area ng concrete, which is equivalent sa 300 multiplied by 600. Ilan to? 350 by 600. So, 210,000, no? So, 210,000 millimeter squared. So, ang gawin ko siguro dito is, isave ko to sa A. So, store natin sa A. Ayan. Tapos, yung kanyang Y bar, okay, Y1 is equivalent to 600 over 2. So, this is 300 millimeters. And then, ito naman is N minus 1 AS. So, this is, ang ating modular ratio is 8, then minus 1 multiplied by AS, which is 8,784 pi. So, this is 5,488 pi millimeter squared. Ito naman, isave natin sa B. So, store natin sa B. Ayan. Tapos, ano yung kanyang ano, distance sa pinakataas? That is Y2, which is equivalent sa ating effective depth na 530 millimeters. So, ngayon, yung ating Y bar is equivalent to alpha A, no? Or kaya A, sige, AC na lang, AC multiplied by Y1, then plus N minus 1, which is yung ating alpha B, multiplied by Y2. Then over sa total area. So, AC plus N minus 1 multiplied by AS. So, A multiplied by Y1, which is 300, then plus alpha B multiplied by 530, then over AC plus N minus 1 multiplied by AS. So, 317.45 millimeters. So, meron na tayong Y bar. So, kung meron na tayong Y bar, masusolve na natin ngayon yung ating FCT. Ano ba equation natin doon? FCT is equivalent sa moment then multiplied by YT over sa moment of inertia with respect to neutral axis. Okay, hindi pa natin nasusolve to, na? Anyway, nasolve naman natin yung Y bar eh. So, masolve na natin ang ating moment of inertia. INA is equivalent to, so since this is a rectangle, therefore, ang kanyang moment of inertia with respect to its centroid is bh cube over 12. Okay? So, ang base natin ay 350 multiplied by height na 600 cube over 12. Then, plus area. Ang area natin dito ay alpha A. So, lagay ko dito, alpha A. Then, multiplied by its distance, no? Yung distance niya, neutral axis. So, ang distance nun is, i-minus na natin yung centroids niya dun sa ating nasolve na Y bar. So, this is Y minus Y bar squared. And then, plus, yung ating namang steel. So, kung napansin nyo, this is a transfer formula. Tama ba? Na kung saan, this is IX bar plus area D squared. So, ganun din naman sa bakal. Pero, yung ating ano kasi moment of inertia with respect to its centroid is approximately equivalent to zero kasi sobrang liit ng cross sectional area ng bakal. Kaya kapag sunod mo yung kanyang IX bar, halos malapit siya sa zero talaga. Kaya zero na 'yon. Okay? So wag na nating i-solve yung kanyang moment of inertia with respect to its centroids. So ngayon ang i-solve natin is yung kanyang area D squared. So, ang kanyang area is yung alpha B, then multiplied by Y2 minus Y bar squared. So, yun yung ating moment of inertia with respect to neutral axis. So, 350 multiplied by 600 cube over 12 plus area. Okay, sa A multiplied by Y1, 300 minus 317.45 squared plus alpha B multiplied by Y2, which is equivalent to 530
minus y bar na 317.45. Tama ba? 317.45. Ah, tama. Then, squared. So, sanay ako na ang ating moment of inertia ay laging naka times 10 raised to 6. So, pinito nyo lang itong ano, engineering format button. So, magiging ganyan yung format ng ating numbers. So, 71.42.85 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Check ko lang. 71.42.85. Okay na yan. So, shade natin to. Ayan. Bar. So, masunod na natin yung ating FCT or yung stress ng concrete sa tension. Ang ating M is 60 kilonewton meter. So, that is 60 times 10 raised to 6 para maging ano? Maging newton millimeters. Kasi kailangan ang sagot natin dito ay megapascal para makompare natin dito sa ating FR. Then, ang ating YT. Ano ba ang YT? Yung distance ng ating fiber with respect to neutral axis. O, nasan ba yung fiber natin para sa tension? Dun sa bottom fiber. Sorry, yung pinaka-outermost bottom. Okay, from the neutral axis. Yan. So, ito yung ating YT. So, ilan to? 600 minus Y bar. Yan. Then, over INA, which is equivalent to 71.42.85 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th. So, itong YT natin is in millimeters, of course. And so, check natin kung ano yung magiging unit. So, ito nyan is millimeter to the 4th. Ito, millimeter squared. So, may matitirang millimeter squared sa baba. At ang newton per millimeter squared ay megapascal. So, tama yung makukuha natin na unit dito. So, okay, sagot. 60 times 10 raised to 6 multiplied by 600 minus 317.45 over 71.42.85 times 10 raised to 6. Ang sagot natin is 2.37 megapascal, which is less than sa ating FR na equivalent saan? Sa 3.28 megapascal. Pascal. So, nag-less than tayo. So, anong indication nun? So, kung since nag-less than tayo sa ating FR, therefore, yung ating assumption ay tama. Kaya, yung ating section is uncracked. Yan. Uncracked siya. Ngayon, anong pinapahanap sa atin? Yung ano, stresses sa concrete and steel. So, FC lang yan. No? FCC. So, this is equivalent to moment multiplied by Y bar over INA. Tapos naman, dun sa ating FS, eh, di ba, kung babalikan natin yung equation natin dun sa uncracked section, FS over N. So, ito nyan is FS is equivalent to N. So, cross multiply lang natin yan. Then, multiplied by M multiplied by YS over INA. So, kahit direct ano na lang to, calculator tayo, no? So, moment, same lang. Ang Y bar natin is 317.45. INA, yun pa rin. So, this is 2.67. Yan. Next. Ang FS natin, same ang ano, moment, pero lalagyan natin ang N, no? Ang N natin is 8. Tapos, same ang ating INA. Ang iba lang is YS. So, ang YS natin is yung 530. Ayan. 530 minus Y bar. So, 14.20. Yan yung stresses natin para sa concrete. And, yes, stress natin sa concrete para sa compression. And, stress natin para sa steel. Okay? So ngayon, ang tanong is, nag-exceed kaya tayo doon sa maximum allowable stresses natin para sa bakal at sa ano concrete? Check natin mula rito sa FY and F'C. So yung ating FC maximum is equivalent saan? Sa 0.45 F'C. Ilang kaya to? 0.45 of 28
megapascal is equivalent to 12.60 megapascal. So, anong indication nito? Ibig sabihin, hindi pa nag-crush. Okay? Hindi pa nag-crush yung ating concrete sa taas. Okay? Next, yung ating namang FS maximum or allowable. This is equivalent to what? 420 yung ating grade eh. Ito, yung ating FY. So, under tayo rito. So, ibig sabihin ng ating FS or allowable, FS is 170. Yan. Mega Pascal. So, since nag-less than tayo sa ating FC maximum and sa FS maximum, therefore, hindi pa na-reach ng ating concrete yung ating stress sa crushing. Sa crushing kasi ito eh, yung ating F prime C. Yan. Dito sa taas kasi magka-crush kasi yan. So, hindi pa niya na-reach. So, hindi siya magka-crush dyan. And hindi rin na-reach ng ating FS yung ating FX maximum. So, sabihin, safe pa yung ating tip. Okay? So, this is our problem number one for reinforced concrete design WSD singly reinforced tip. So, that's it guys. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa mga discussion ng mga concept and problem sets ng CEVAX video tutorials. But of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!